Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Jean na nagtuturo sa Caretta Knight High School, Cebu City Division, na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa dalawang magkaibigan na pinamagatang ang munting kaibigan ni Paro Paro. Isinulat ito ni Teacher Cherry M. Bonggot na nagtuturo sa Ocaña Central Elementary ng Carcar City Division at iginuhit naman ni Ginoong Jefferson D. Uy na mula sa Division of Dumaguete City. Binigyang buhay naman ito ni Teacher Stanley na nagtuturo sa Paref Springdale School sa anyo ng multimedia. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina at makinig! Ang munting kaibigan ni Paro Paro. Isang araw, naisipan ni Langgam na mamasyal. Habang siya ay naglalakad, napadaan siya sa isang hardin. Aba, ang ganda ng mga bulaklak at makukulay pa. May dilaw, pula, puti at rosa, sabi niya sa sarili. Iba-iba rin ang hugis at laki nito. May malalaki at maliliit. Wow! Ang ganda talaga, dagdag pa nito. Kailangang makita ko ang mga ito sa malapitan. Dali-dali niyang nilapitan ang mga bulaklak. Agad siyang nagpalipat-lipat, paakyat at pagbaba sa mga bulaklak. Yehey! Ang saya nito! Ang sigaw niya. Sumasayaw at umaawit pa siya habang paakyat at pababa sa mga tangkay nito. La 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 la! La 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 la! Masayang umaawit si Langgam. Willing-willing siya sa kanyang ginawa. Habang papaakyat siya sa isang bulaklak, bigla siyang nadulas at nahulog sa balde na may tubig. Saklolo! Tulungan niyo po ako! Sigaw niya habang pinilit niyang iahon ang sarili sa tubig. Sa ibang dako ng hardin, si Paro Paro ay abala sa pagsipsip at pagsinghot sa mga bulaklak. Ang tamis ng mga ito. Teka, parang may sumisigaw, sabi ni Paro Paro. Hinanap niya kung saan ito nanggaling. Nandoon sa loob ng balde nagmumula ang sigaw, sabi niya sa sarili. Agad siyang lumipad papalapit sa balde. Nakita niya ang kaawa-awang kalagayan ni Langgam. Nag-isip siya ng paraan kung paano niya ito matutulungan. Kumuha ng maliit na patpat si Paro Paro at maingat niya itong nilatag sa tubig para may makapitan si Langgam paakyat. Kumapit ka sa patpat, munting kaibigan, at hihilahin ko ito, ang sabi niya kay Langgam. Hihilahin ko na, kumapit kang mabuti, sabi nito kay Langgam. Hinila niya ito ng hinila hanggang makaahon si Langgam. Napayakap siya ng mahigpit kay Paro Paro. Maraming salamat. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Pabulong na sabi ni Langgam. Huwag mo nang isipin yun. Siguro kung ako ang nasa kalagayan mo, tutulungan mo rin ako. Ang wika ni Paro Paro. Paalam na sa iyo, munti kong kaibigan. Hanggang sa muli, ang wika ni Paro Paro habang lumilipad papalayo. Salamat din sa iyo, kaibigan. Hanggang sa muli, sigaw ni Langgam. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Hanggang sa muling pagkikita, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.